Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW'ng bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa Team Koos, kabahagi katuwang ng Team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. Alright! Hey, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong magpagpalang umaga, tanghali gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumika na maayos sa pangatawan. At syempre po, lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. Kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rap. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At muli po sa lahat po ng mga Kalingap partners na patuloy pong sumusuporta sa programa at advokasya ng Kalingap. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga Kalingap at kabagis, no. For today's reaction video, gawan lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa talagang puspusang paghahanap ng kasagutan kung ano po talaga ang sakit nitong si Rina. Dahil po sa part 1 and part 2 mga kalingap at kabagis nung pagpunta nila sa Naga para nga po ipa-MRI itong si Rina ay medyo nakakasilip na po tayo ng pakunti-kunting kasagutan dito po sa pagpapa-second opinion po nila sa isa pang espesyalista o sa isa pa pong doktora. At dito nga mga kalingap at kabagis ay may mga sinabi po itong si doktora regarding po sa proseso ng pag-MRI and at the same time ay nag-recommend din po itong si doktora na kumuha po muli ng panibagong examination sa EEG at sa dugo po ni Rina, na kung saan ay may prediction po itong si doktora, mga Kalingap at Kabagis, itong pangalawang doktor na kinonsulta po ng Team Kalingap, na kung sakaling infection man lang daw po sana ito ay mas maganda nga daw po at mas makukuha sa gamot. At base rin din po kay doktora sa resulta ng magiging bagong EEG ni Rina at sa kanyang CT scan ay makakapag-conclude siya. Kasi nga sabi ni doktora, mga kalingap at kabagis, ay meron pong source itong nagiging pag-atake ng seizure ni Rina, na kung saan ay may mga terminology siyang binabanggit. And at the same time po, gusto niya rin pong matrace talaga na kung sakali mang parang infection yung nangyari ay makukuha po sa gamot. Kaya ito mga kalingap at kabagis, no, dun sa part 1 and part 2 ay hindi po nakuhanan itong si Rina ng resulta ng EEG. Dahil kung mapapansin po ninyo mga kalingap at kabagis ay napaka-hyper po ni Rina noong mga time na yon. Talagang minsan yung mga bawal na pagkain ay talagang nakakapag-trigger po ng pagiging hyper ni Rina. Lalong-lalo na po ang mga pagkain or inumin na matataas sa caffeine and at the same time yung matataas po sa sugar. So ito po dapat yung mga iniiwasan ni Rina, pero minsan talaga mga kalingap at kabagis, pag ganitong maalis po sila at nagpupunta sa pagpapa-check up ay hindi naman talaga maiiwasan, lalo pag kumakain po sila sa labas. Pero sana nga mga kalingap at kabagis, sabi nga po ni Kalinga Prab, sa mga darating na araw o sa kinabukasan po, dahil doon na po nag-stay sila Rina, kila Roda Official, para po sa kinabukasan po ay makakapag EEG na at saka yung blood chem, ika nga, itong si Rina, ay sana nga mga kalingap at kabagis ay makitaan na lang magandang resulta at madiagnose na po nitong pangalawang doktor ito pong talagang pinagdadaanan po ni Rina. Na kung saan ay tama naman po yung mga naireseta nung una na gamot ni Dr. Esquadra. Dinagdagan niya nga lang daw po mga kalingap at kabagis, at yung pagpapainom ay may naibawas at may naidagdag. Kumbaga parang binalansi po nitong pangalawang doktora ni Rina yung pag-inom po ng gamot. So yun, we do hope, sana nga maging maganda
yung resulta ng EEG ni Rina, yung MRI ni Rina na kung saan ay sinangayunan po nung pangalawang doktor. At dito po, mga kalingap at kabagis, malalaman na po natin talaga kung ano po ang pinagmumulan nitong seizure, and at the same time magkaroon po ng panibagong analysis dito nga po sa karamdaman or sa pinagdadaanan po ni Rina. So muli, mga kalingap at kabagis, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong masasabi dito nga po sa ako. Pabor po ako dito talaga, mga kalingap at kabagis, no, dito po sa second opinion na ginawa po ng Team Kalingap, no. Pero yun, hindi pala basta-basta kung gusto mo magpa-MRI ay makakapagpa-MRI ka kaagad. Kailangan pa rin talaga ng sabihin na nating prescription or yung utos na manggagaling po sa isang espesyalista para po may sagawa itong test na ito. At mabuti na lamang po sa pangalawang doktor ay binigyan po sila ng referral para mangyari na nga po itong MRI. Medyo madugo-dugo talaga ang gastusan dahil kung mapapansin ninyo ay binigyan sila ng presyo sa bawat klase ng MRI na nagkakahalaga ng pinakamababang 10,000 at halos umaabot pa po ng 26 to 30,000 pesos po yung pinaka-espesyal. Mabuti na lamang po, andyan ang Team Kalingap, ang mga EDREN community na patuloy na sumusuporta kay Rina, na talagang hindi po sila magdadalawang isip na magpaabot ng tulong para po malaman nila kung ano talaga ang pinagdadaanan ng ating prinsesa. So yun na, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video. Ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at ni Kalingap Rab. Huwag po natin kalimutang isubscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official. Ay pakita naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team COS. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!